The Philippine Showbiz List presents Moving On Story of LJ Reyes and Her Engagement. Matatandaan na noong August 2021, pumutok ang hiwalayan ni na LJ Reyes at Paulo Contis matapos ang 6 na taong pagsasama. Dahil na rin sa sugat na dulot ng kanilang paghihiwalay at upang makarecover physically, emotionally at mentally. Kasunod nga nito ay napagdesisyonan ni LJ na lisanin ang Pilipinas kasama ang anak nila ni Paulo na si Summer at ang anak niya sa aktor na si Paulo Avellino na si Aki. Bagamat naroon pa din ang sugat na dulot ng mapait na pinagtapusan ng dating pag-ibig, hindi hinayaan ni LJ na lamunin siya ng kalungkutan. Katunayan ay patuloy ang pagiging aktibo niya sa kanyang social media accounts na madalas ay pagpopromote ng brands. At isa nga sa nakaagaw pansin talaga ng mga nagpawaw sa mga netizens at maging mga kasamahan niya sa industriya ay ang Instagram post niya noong September 2021 nang dumalo siya sa kanyang kauna-unahang New York Fashion Week. Ito rin ang una niyang public appearance matapos ang breakup nila ni Paulo. Marami nga ang natuwa sa mga larawang na ibahagi ni LJ at inulan ito ng suporta kung saan ay nasilayan rito ang matapang niyang version na hindi nagpatalo sa pagsubok pagkos ay ginamit itong sandata upang mas maging matatag. Siya nga ang epitome ng empowered woman sa suot itong all black ensemble. Kung pupunahin ang mga post ni LJ, animoy panandalian niyang nakalimutan ang problema. Halatang nag-enjoy siya sa prestihiyosong international sa may annual fashion show at nagpaka-fangirl pa ito matapos makitang rumampa ang international model na si Gigi Hadid. LJ to stay indefinitely in the US. Sa naging interview kay LJ ni Boy Abunda sa YouTube channel nitong The Interviewer noong September 2021, ay naitanong sa kanya ng batikang host kung babalik pa ba siya ng Pilipinas para sa kanyang trabaho o mananatili na sa Amerika. Dito ay nagpakatotoo si LJ sa pagsasabing hindi niya pa talaga alam kung ano ang magiging plano niya pagkatapos. Iisa lang daw ang sigurado niya, ang proteksyon ng kanyang mga anak at ang kanyang sarili sa mga masasakit pang pangyayari na dulot ng hiwalayan. Pagtutuunan na lang muna niya na i-rebuild ang sarili at makarecover emotionally and mentally. Forgiveness is a work in progress. Kung sa mga naunang panayam ay bakas ang paghihinagpis ni LJ, naging maaliwalas ang mukha niya nang tanungin siya kung kaya na ba niyang patawarin si Paulo, pero hindi na siya nagdetalye pa sa hirap na pinagdaanan niya sa hiwalayan. Nangyari ito sa isang eksklusibong panayam sa kanya noong October 2021. Dito ay kalmadong sinabi ni LJ na bagamat nag-move on na siya, para sa kanya ang pagpapatawad ay hindi madaling bagay na ibigay. Lahat naman daw ay nasasaktan, nagagalit, pero anya, kailangang trabahuin din ito araw-araw upang mapatawad ang mga tao o kung sino man at higit sa lahat ang sarili. Anya, it's a work in progress. Ipinagdadasal daw niya na mapatawad niya si Paulo dahil alam niya na kapag hindi niya ito napatawad, lalamunin siya ng madilim na emosyon at hindi siya makaka-move forward ng maayos kasama ng mga bata. Nais raw niyang mawala ng tuluyan yung galit at sakit na kanyang nararamdaman. Pero kung may gagawin man daw siyang desisyon, sisiguraduhin niyang nakasaalang-alang rito ang mga anak. Bagamat mahirap ay kinailangan raw niyang isantabi ang negatibong emosyon. Pag-amin ni LJ, palagi siyang nagdarasal na sana kapag gumawa siya ng desisyon, ito ay base sa will ng Panginoon o kung ano ang makakabuti sa mga bata. Dagdag pa niya, I really do believe that I really have to forgive, not forget. Not forget, but forgive. Sa kabilang banda, nakangiting ikinuwento din ni LJ na nahanap niya sa New York ang privacy na nais matapos ang kontrobensyal na breakup. Ni hindi raw siya inuusisa ng mga kapwa Pinoy na nakakasalamuhan niya roon bagkos ay nakita niya sa mga ito ang suporta. Walang sinabi si LJ kung tuluyan na niyang iiwan ang kanyang showbiz career, pero abala raw siya sa pagtulong sa restaurant ng kanyang ina at kapatid sa Brooklyn. Okay naman daw ang kanilang kalagayan doon kahit na wala pang long-term plans. Sa kanyang pinagdaanan, nariyan naman daw ang kanyang pamilya na naka-all the way support. Nang kamustahin patungkol sa mga bata, sinabi ni LJ na kahit papaano ay nakapag-adjust na ang mga ito. Pinasok niya sa face-to-face class ang panganay na si Aki para maranasan daw ulit nito ang normal na pagpasok sa paaralan, samantalang si Summer ay kasama niya sa mga lakad. Sa huli, sinabi ni LJ na ang pananalig sa Diyos ang tanging sandata niya, kaya maayos ang kanyang pag-move on.
LJ opens up about beautiful life in the US. Bagamat hindi nawala sa social media si LJ, ay kapansin-pansin naman na may mga bagay pa din itong hindi gaanong isa na sa publiko. At sinilabas na YouTube vlog niya noong March 2022, sinagot niya ang madalas na naririnig at natatanggap na katanungan sa kanya na, "Kamusta ka?" sa lumipas na 6 na buwan mula nang lumipat siya patungong Amerika. Sa video description, sinabi ni LJ na ramdam niya ang pagmamahal at suporta ng mga tao sa kanya at sa mga anak. Kaya naman daw gusto niyang ibahagi sa mga ito kung gaano kaganda ang buhay sa mga nakalipas na buwan. Sa naturang vlog ay binahagi ni LJ ang 9-minute video ng mga naging kaganapan sa naging pamumuhay nilang mag-iina roon. Mapapanood niya rito ang compilation ng ilan sa kanilang masasayang bonding moments simula noong August 2021 nang listanin nila ang Pilipinas. Bagamat walang gaanong dialogue, malinaw na makikita rito ang pagtuon ng pansin ni LJ sa mga anak. Isang hands-on mom na palaging inuuna ang pangangailangan ng mga bata bago ang kanyang sarili. Ramdam ang pagmamahal nito kung saan ay nariyan ang masasaya nilang outdoor activities tulad ng sama-samang pag-e-enjoy sa playground, ang paglalaro ng bowling at arcade ni na Summer at Aki. Nariyan din ang masayang outdoor tennis, photoshoot at pagpunta sa kagubatan kasama ang buong pamilya. Sa isang bahagi ng video ay tinuturuan ni LJ si Summer sa kahalagahan kung bakit sila nagdiriwang ng Thanksgiving. Nang tanungin niya nga si Summer sa kung sino ang pinapasalamatan niya, hindi maitago ni LJ ang labis na tuwang naramdaman ng sinagot nito na Mommy. Ayon naman kay LJ, sobrang thankful siya para kina Summer at Aki. Nagtapos ang video na makikita ang kanyang mga anak at kasabay nga nito ang short but powerful statement ni LJ na kaya ko dahil kayo ang lakas ko. LJ gets real about motherhood and moving to New York as a single mom of two. Sa isang interview kay LJ noong May 2022, ay binahagi niya ang takbo ng pamumuhay nilang mag-iina sa Amerika. Aminado si LJ na sa unang mga buwan, ay pakiramdam nila ay nasa bakasyon lang sila at mahirap. Pero habang tumatagal, ay nakakaya naman daw. Nagkakaroon na raw ng mga kaibigan ang kanyang mga anak roon, pero lagi niyang pinapaalala sa mga ito na ang tunay na tahanan ay ang pamilya. Ayon kay LJ, kahit saan man daw silang lugar mapunta, hanggat magkasama silang mag-iina, it should feel like home. Sa buhay niya bilang single mom sa Amerika, inamin ni LJ na hindi madali. Katunayan sa paggawa niya ng malaking desisyon sa buhay, bukas siya sa pagsasabing palagi niyang kinukonsidera ang dalawang anak. Hindi daw siya gumagawa ng desisyon na base lamang sa sarili niya kagustuhan at pangangailangan. Kailangan daw anya na unang prioridad ang mga bata, kumbaga package deal ito. Isang araw sa mahirap na parte ng big move ay ang pagkakaroon ng maayos na pakikipag-usap sa mga bata at unti-unting ipaintindi sa mga ito ang nangyayari. Sinigurado din niya na anuman ang mangyari ay palaging naroon siya at maramdaman ng mga ito ang pagmamahal at kalinga. Bilang isang ina, simple lang daw ang pangarap ni LJ para kina Summer at Aki. Ang lumaki ang mga ito bilang good and godly people, bagamat mahirap daw na maging isang magulang. Para sa kanya, sobrang worth it nito. LJ reflects on her most humbling year. I am blessed to have my kids with me no matter what. Let's go 2023. Ito ang binahaging mensahe ni LJ sa kanyang social media post noong buwan ng Enero, kung saan ay sinalubong niya ang taon ng puno ng pag-asa at sinalamin ang kanyang mga natutunan noong nakaraang taon. Sa naturang post ay nagbaliktanaw siya sa 2022 at tinawag ito na kanyang most humbling year. Sa nakalipas nga na holiday season ay naging extra special para kay LJ at sa mga bata ang pagdiriwang nila ng Christmas Day 2022 sa church service kung saan ay nakasama sina Aki at Summer sa worship performances. Masayang ibinahagi ni LJ ang video na kuha niya sa performance ng kanyang dalawang anak. Makikita si Summer na may hawak na mikropono kasama ang ibang mga bata habang si Aki naman ay tumutugtog ng drums. Anya, answered prayer para sa kanya na maka-attend ng service sa araw ng Pasko na kaarawan niya rin at proud siyang makita ang mga anak na nag-perform. LJ is now engaged to her non-showbiz partner. Halos 2 taon matapos lisanin ni LJ ang Pilipinas, ay naging bukas na aklat sa publiko ang kanyang pag-move on. Kung pagbabasihan niya ang kanyang social media post, ay nakatuon ang atensyon nito sa kanyang mga anak at panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya roon. Kapansin-pansin din ang masaya nitong aura at kakaibang glow na tila ba wala nang bakas sa malungkot na nakaraan at tuluyan ang naka-move on mula sa bigong pag-ibig. Ganun pa man, wala siya na ibabahaging ni anumang detalye kung mayroon na bang bagong nagpapasaya ng kanyang puso. Kaya naman marami ang nagulat sa ginawang pagsasapubliko ni LJ na siya ay engaged na.
Tunay nga na ang engagement niyang ito ay isang malaking sorpresa dahil walang napabalita tungkol sa bagong love life niya mula nang lisanin niya ang Pilipinas. Ang magandang balitang ito ay pinaabot ni LJ sa pamamagitan ng post niya sa Instagram at Facebook nitong May 30, 2023. Dito ay binahagi niya ang ilang larawan mula sa proposal sa kanya ng non-showbiz fiancé niya. Base sa pangalang nakatag sa post ni LJ, ang lalaking muling nagpatibok sa puso niya ay si Philip Evangelista. Naka-private ang Instagram account ni Philip at wala rin makitang official or verified account niya sa Facebook, kaya wala pang impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Base sa mga larawan, baka sa mukha ni LJ ang sobrang kaligayahan nang lumuhod sa harap niya si Philip habang ipinapakita at isinusuot ang engagement ring sa kanyang daliri. Kalakip ang mga larawan na tila kuha sa isang beach, pinili ni LJ ang isang Bible verse bilang caption ng kanyang post. "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Jeremiah chapter 29 verse 11. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!